Hello guys, this is James and welcome back sa aking channel. Sa video na to, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga requirements. Ano nga ba ang mga requirements kapag mag-o-open ka ng bank account para sa iyong YouTube sahod? Kasi iba yung mga requirements kapag isa kang YouTuber at yung magpapa-open ka pa lang ng account para sa sahod mo sa YouTube. Mas mabuti na kung may dati ka ng account, hindi ka nahihingan ng ibang requirements. Yung bago ka na monetize, bago ka sumahod sa YouTube, may dati ka ng bank account. Okay na yun. Pero kung wala ka pang bank account, mag-o-open ka pa lang para sa iyong YouTube sahod, kailangan mong malaman to. Kasi, i-share ko lang sa inyo ang experience ko. Kasi dati, nagpabalik-balik ako sa bangko. Ang layo pa naman dito sa amin ng bangko at more than 200 pesos pa ang pamasahe. Nagpabalik-balik ako kasi ang akala ko, ang requirements lang kapag nag-o-open ka ng account ay 1x1 picture, valid ID, okay na. Pero nung pumunta ako sa bangko, hindi ako nakapag-open ng account kahit na may valid ID pa ako at kahit na may picture na ako. Kasi pagdating sa bangko, tinanong nila ako kung para saan ba. Pagpa-open ko ng account, tinanong nila ako kung para saan ba ang account na to na i-open mo. Habi ko, para yan sa sahod ko sa YouTube. Then, sabi nila, kulang daw ang requirements ko. Bumalik ka pa bukas kasi kulang ang requirements mo. Magdala daw ako ng pruweba na yung YouTube channel na yun ay sa akin. Humingi daw ako ng barangay certification sa aming barangay na nagpapatunay na ako ay isang vlogger, na ako ay nakatira sa Salvacion, isa akong vlogger, at ang YouTube channel ko ay naka-indicate din dun. Mahirap kasi kapag ang YouTube channel name mo ay malayo sa pangalan mo. Kasi ang iba, kung ano ang pangalan mo, yun din ang inilalagay nilang YouTube channel. Pero ako, hindi. Ang ginawa ko kasing YouTube channel ay James DIY. Malayo sa pangalan ko. Kaya kaduda-duda na ang James DIY na yun ay sa akin talaga. Kaya kinailangan nila na hingan pa ako ng ibang requirements. Yung mga requirements na nagpapatunay na sa akin talaga ang YouTube channel na yun. Then, bumalik na naman ako sa bangko. May dala na akong barangay certification. Sabi nila, kulang pa daw ang requirements ko. Kaya hindi naman ulit ako nakapagpa-open ng account. Bumalik na naman ako kasi sabi nila, kulang ang requirements mo. Dapat daw mag-submit pa ako ng mga photocopy ng mga screenshots ko sa aking YouTube channel. Yung may mukha ko daw talaga. Kaya ang ginawa ko, nag-screenshot ako na kung saan nakikita doon ang pangalan ng YouTube channel ko, yung profile picture ko doon, at nag-play din ako ng isa kong video, pinag-screenshot ko doon kung saan nakikita yung mukha ko. Kasi yung ibang video ko, wala namang nakikitang mukha. Pumili ako ng video na nandun talaga ang mukha ko. Then, sa pangatlong balik ko sa bangko ay nakapagpa-open na nga ako ng account. So, ang mga kinailangan kong requirements ay 1x1 picture, valid ID, barangay certification na nagpapatunay na ako ay isang vlogger, na sa akin ang YouTube channel na yon, at mga screenshots, mga photocopy ng mga screenshots ng aking video, ng aking YouTube channel, ng profile picture, doon pa sa community ko, nakapost doon, yung mukha ko talaga ay nakikita. Yung mga patunay, pati yung email sa akin ni Google AdSense, pinag-screenshot ko din yon at ipinag-present ko din yon sa bangko. So, yun. Naniwala na sila na yung James DIY na YouTube channel na yun ay sa akin kasi marami na akong pruweba na sinabnit sa kanila.
So sana ay maging lesson ito sa mga YouTuber dyan na malapit ng sumahod at kailangan nyo nang mag-open ng bank account para hindi nyo maranasan ang naranasan ko na pabalik-balik ako sa bangko. That's all for today. Thank you for watching.